nga po pala si Rodel Natividad. Dati po akong nagtatrabaho sa TV5. Ako po ay isang audioman. Si Rapi, mga ilang programa nyo na rin po ang nahawakan ko. Kagaya po ng T3, Aksyon sa Tanghali, at iba pa po. Kasama po ako sa natanggal sa TV5, pati po ang aking asawa, para po maalagaan at matutukan niya ako sa araw-araw ko pong pagkilos. Simula po na natanggal kami sa TV5, mga ilang buwan pong lumipas. Nagkasakit na po ako. Si Rapi, sana po matulungan niyo po ako makapagpagamot. Kasi iniinda ko po sa aking kanang mata. Hindi na po makaaninag, si Rapi. Pati po ang mga balat ko sa binte, may problema po. At ang hindi ko po paglakad ng maayos, gawa po ng madalasang paglalambot ng tuhod ko ng bigla-bigla. Idol Rapi, pati na rin po ang pinansyal naming problemang pamilya. Gawa po ng hindi na po talaga kami makapagtrabaho mag-asawa. Tunayan nga po, Idol Rapi, pinapaalis na po kami dito sa inuupahan namin dahil may isang taon na rin halos po kami hindi nakakabayad. Ano nangyari sa'yo? Nagkabukol po ako sa likod, bandang kaliwa. Halos nakubawa na po ako noon. Tapos nung pinatignan ko po, nagawan po ng paraan namin mapa-opera yon. Kaya alam po, nung nagpapagaling na po ako nung sa likod, mga ilang buwan lang po, bigla pong isang araw po, bilang tumiklop po yung tuhod ko, bigla. Tapos po yun, nagumpisa na po dun, dumalas na po ng ganun. Kaya po panay ang balabag ko na po sa sahig. Ano sabi ng doktor? Nagpa-check up ka na ba sa doktor? Wala naman po akong kakayan, Idol Rapi. Okay, sige. Anong nangyari sa mata mo ngayon? 2 weeks na po, totally wala na pong maaninag, Idol Rapi. Diabetic ka ba? Diabetic po ako. Nako, yun na yun. Kanang mata nyo, hindi nakakita. Yung kaliwa, okay pa? Okay pa po. Yung pong sa balat ko po sa legs, bali ilang taon na rin pong tumaas na po ng tumaas siya hanggang sa tuhod ko po. Ah, because of the diabetes? Cellulitis daw po. Ilan ang anak nyo? 3 po. Ano yung kinabubuhay nyo ngayon? Bali, naasa lang po kami sa mga bigay-bigay, pinagkakasya po namin. Kaya po, ayun po, nagsapid din yung pag-aaral ng mga bata. So, ganito ang gagawin ko sa'yo, Rodel. Papacheck up kita. Ako na sasagot sa lahat ng gamutan. Okay? Yung sa paa mo, tapos yung sa mata mo, yung sa likod mo, and then resitahan ka ng gamot, ako nang bibili ng mga gamot. Pangalawa, magbibili ako ng mga grocery sa inyo. Pangatlo, magbibigay ako ng pera. Pero yung pera, maubos din yon. So ang gagawin ko, magbibigay ako ng negosyo sa inyo. Opo, Idol. Para meron kayong, pag naubos na yung pera, meron kayong panggastos pang araw-araw, negosyo. Pero for the meantime, magbibigay ako ng cash sa inyo. Magandang regalo niyo po sa akin, yung birthday ko po kasi ngayon. Dahil birthday mo, bigyan kita ng 25,000 pesos. Okay? Salamat po. Ililipat kita sa ibang tirahan. Okay? Opo, salamat. Sige, sige, okay. Salamat po, Rapi. God bless po. God bless din po. Rapi Tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong Rapi Tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tultukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan, maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na, mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulpo. Ika'y sandala ng mga inaapi. Nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayan, Idol Rapi Tulpo. Hi sir, good morning po. Yes, oo. And si Mrs. Sige. So sir, bali ito yung bahay niyo? Opo. Sir Rodel, bali ilang taon po kayo nagtrabaho sa TV5 bilang audioman? Nasa 6 years din po. Habang nagtatrabaho kayo doon dati, okay naman po? Yes ma'am, okay naman po ako. Puro trabaho lang din, tapos bahay. Pati sa bahay, pag uwi ko sa trabaho, never po nang kikilos si misis kasi talagang hanggat kaya ko naman.
Mm-hmm. Ako po ang gumagawa. Laba, pamalengke, provide sa mga bata pag bibibilin. Ako lang, runner, lahat po. Si Mrs., ano po ang trabaho niya before? Makeup artist po siya. Ilan po ang inyong anak? Tatlo po. Simula po nung nawala kayo sa TV5, ano na po yung naging trabaho niyo? Wala na po simula po. No? Paano po ba nagsimula yung sakit niyo? Nag-search lang siya sa parang bootleg. Biglang bumukol na ng bumukol. Mm-hmm. Tapos po, napatig na naman namin yun. Ayun nga po, sabi kailangan daw pong operahan. Nagawa naman po ng paraan noong time na yon, hanggang na-operahan po ako. Tapos po, nung habang nagpapagaling na ako noon sa likod ko, isang araw po yun, bigla na lang po akong nakaranas ng pagtiklop ng paa. Ayun, bagsak po ako sa sahig noon. Doon na po nag-start yung panlalambot niya, hanggang ngayon nangyayari po yun. Kaya kadalasan ako, hindi pwedeng walang alalay o mahahawakan man lang po. Kasi hindi ko alam kung kailan siya susumpo. Kaya na-operahan po kayo? Sa likod po. Tapos nadagdagan na po nung sa balat ko, hanggang umakit na po sa tuhod. Tapos ito naman po yung sa mata ko ngayon ng mga kailan lang ito, mga isang buwan mahigit na po. Ano pong nangyari dyan sa mata niya? Medyo malabo, tapos yung kalahati po ng isang mata ko, parang meron pa po siyang naaninag. Mm-hmm. Tapos hanggang tumatagal-tagal, hanggang ngayon po siguro mga 3 weeks na rin, 2 weeks, 3 weeks mahigit, totally wala na po siya. Ang hindi ko po maintindihan kasi parang kada may titignan ako, lilipat ng tingin, para siyang silaw na masakit po na parang lalaglag sa loob. Hindi ko po maintindihan yung ano eh. Masakit po eh. Hindi niyo po ba pina-check up yan? Hindi ko pa po napapain. So ngayon po may mga gamot naman kayong iniinom para sa mga, yan po yung sa paa niyo. Ay wala po ma'am kasi yung sa diabetes ko lang ang iniinom ko po eh. Sa nangyari sa'yo ngayon, kumusta ka? Ano yung pakiramdam na parang dati nakakapasok ka, nakakapagtrabaho, pero ngayon ganito na yung sitwasyon? Nakakalungkot ma'am. Sobra. Sa totoo, hinahanap ko na yung dating ako eh. Kasi yung dedikasyon mo sa pamilya mo, tapos makikita mo yung sitwasyon ng anak mo. Sobrang naawa kaya lang wala akong magawa. Kasi ma'am, sa pagkagising ko sa umaga, dito lang ako sa upuan ko. So paano ngayon sir, wala kang trabaho? Si Mrs. po ba may trabaho? Wala po. Simulat so paano po kayo sa araw-araw? May mga tumutulong po sa amin, nag-aabot ng mga kaibigan, kamag-anak, hindi naman po kami nalilimutan. Problema ang pagkain namin. Yung ganun, kaya lang wala. Buti nga po yung mga bata medyo may isip na, nakakausap na. Hindi gaya nung dati maliliit pa sila, hindi mo pwede ipaliwanag. Dito po nabanggit nyo yung bahay na to, isang taon na din po kayong di nakakabayan. Nasa ganun po. So buti, okay naman po sa may-ari. Nakikiusap kami ng gusto kasi alam niyo naman din yung kalagayan ko na ipaliwanag namin. Bilang asawa, paano po yung sitwasyon niyo? Dati, siya yung mga gumagawa ng mga gawain. Kasi dati ayaw niya akong pakilusin noon. Diyan ka lang kasi galing akong trabaho din. Siya nakaka-uwi-uwi noon, malapit noon dyan sa TV5. Mula nung magkasakit siya, nung time na yun, marami na bago sa amin. Mm-hmm. Kasi dati parehas kami may trabaho. Nasusunod namin yung ano ng mga bata. Kaya lang noong unti-unti nang hihingi na lang kami sa mga kamag-anak pag may magbibigay. Swerte naman yung mga kamag-anak niya, kamag-anak ko rin. Pagka may pera sila, napapadalhan kami. Pero pag wala talaga, wala. Kahit papaano yung kuryente tubig, naisisingit namin doon sa mga binibigay sa amin. Kumusta ba si Sir Rodel, ma'am, bilang asawa noon, nung okay pa siya? Masipag yan eh. Napakasipag niyan. Luto, laba, dilay siya na lang talaga yung gumagawa. Ang gusto niya, kami, nasa kwarto muna habang naglilinis siya. Siya mamamalengke. Ganun siya noon, nung kalakasan niya. Kaya noong nagkaganyan siya, sobrang ano siya, kahit gusto niyang kumilos, hindi niya naman magawa. Nung nakikita niyang ako na lang yung kumikilos, naawa siya sa akin. Yun nga lang, hindi namin masuportahan yung pagpapagamot niya. Sabi niya, di bali na, basta yung itulong sa atin ang mga kamag-anak natin, masuportahan natin yung mga bata sa mga pangailangan nila. Okay na yun. Kung ipampapacheck up pa po namin, tapos hindi ko naman po masusundan yung susunod na gagawin, sayang lang po yung pinampacheck up, ibibili na namin pagkain.
Eh, magkano rin po yung pa-check-up? 500 din po. Ilang minsan. Araw na kainan din yun. Eh, bigas na po mabibili namin at ulam nun. Ilang kilo na rin bigas. Sabi niya, ganun na lang. Kayo bilang anak, pag nakikita mo na ganun yung sitwasyon ni daddy mo, anong nararamdaman mo? Nakaawa po. Dati po, nakakadikit-dikit po kami sa kanya ng maayos. Ngayon po, hindi naman po sa nandidiri kami. Kaso po, mas pinipili na lang po niya na umiwas po sa amin. Na baka po maawa po kami, ganun. Ano bang klaseng si daddy? Malambing ba si daddy noon? Opo, malambing po. Ikaw, syempre bilang panganay, ganito na yung sitwasyon ni daddy mo. Sa tingin mo, ano yung pwede mong gawin? Tumulong po sa kanila. Ang-aral po ng maayos. Nahalagaan mo naman daddy mo? Apo. Paano ba kayo ni daddy dati? Nahalagaan po kami. Tapos po, lagi po, ano, si daddy lang po yung gumagalaw po sa amin. Yung nag-aasikasa po, ganun po. Pinapaliguan pa kasi niya dati yung mga yan eh. Mula nung magkasakit siya, hindi niya na mapaliguan. Asikaso sa pagkain, ganun siya, pupulbusan ang likod. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang hanggat naaari. So sir, tulad po ng pangako ni Sir Raffy, ano, nung kausap po kayo, ito po, 25,000 pesos po. Galing po sa kanya para kahit papano, may pang-araw-araw po kayo dito. Tingnan niyo po. Pero hindi pa po dyan kasi nangako siya na magbibigay po siya ng groceries para sa inyo. So siguro yung mga bata na lang po ang kumuha. Tara po. Rapid tool po, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan. Dahil merong rapid tool po ka na masusumbungan. Hindi naman po kami nakakabili na ng ganyan. So ba't tagal na? Idol, maraming salamat po. Bukod po sa perang ipinagkaloob niya sa akin, susubo sa grocery na to. Sobrang laking tulong po sa amin ito. Sa pang-araw-araw, dugtong po ng pagkain namin. Maraming salamat po sa inyo, boss. Idol Raffy, maraming salamat. God bless po. Hindi pa siya nagtatapos yung tulong ni Idol. So, hanap tayo ng apartment at yung pangako niya na pangkabuhayan po sa inyo. Kasi si Sir Raffy gusto is makalipat na kayo agad. Rapid tool po, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan. Dahil merong rapid tool po ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang... Nakahanap na si Mrs. na ang lilipatan nyo. So, sabay-sabay na natin gawin. So, ngayong araw, babayaran na namin lahat yung kailangan bayaran sa bahay. And then, para diretso lipat na din. Okay po? Opo, ma'am. Tapos, nag-rent kami ng truck para isang hakot na lang tayo papunta po dun sa bahay. At para makapag-stay na din kayo dun. Salamat sa iyo, Idol Raffy. Tulpo, ikay sandalatang mga inaaping Pilipino. Sama na kamasid sa'yo, ikay ginagabayan. Kailangan ka ng sambayan, Idol Raffy Tulpo. Nang dahil sa'yo maraming mga taong bumait. Marami ang natutong pag napulot dapat ibalik. May mga taong binalik mo ang ngiti sa mga labi. Binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi. Mga taong inapi na binigyan ng ustisya. Mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira. Mga pinagbating kaibigan na nagkaingitan. Masasamang banta ay nagawa mong mapigilan. Ikaw ang naging takuan ng mga inaabuso. At dahil dun saludo sa'yo ang ating pangulo. Napakasarap na merong tulad mong aming takuan. Upang makamit namin ang asam na katarungan. Dahil sa iyo di na kami pwedeng apak-apakan. Wala nang mga tao na maghahari-harian. Sir Rodel, so ayan, okay naman kayo dito. Kompleto, may sala, kwarto, kusina, saka ito, ready na tindahan. Okay po sa akin yung tindahan. Para makakapagbantay-bantay na lang po ako ng tindahan. So ngayon, importante, makalipat na. Okay po. Salamat.
So ma'am, bali itong apartment ay 6,000 po monthly, ano? So bayaran namin yung 6 months, so total of 36,000. Tapos may deposit daw yung tubig at saka kuryente na tig 1,000. 1,000. 1 month. So total of 38,000. 38,000 po. Rapitulpo, isang taong hindi ka iiwanan basta nasa tama ka. Ilalabang ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong rapitulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuntukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulpo. Ika'y sandala ng mga inaapi. Sama na kamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayan, Idol Rapitulpo. Nang dahil sa'yo maraming mga taong bumait, marami ang natutong pag napulot dapat ibalik. May mga taong binalik mo ang ngiti sa mga labi, binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi. Mga taong inapi na binigyan ng ustisya, mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira, mga pinagbating kaibigan na nagkaingitan. Masasamang banta ay nagawa mong mapigilan. Ikaw ang naging takuan ng mga inaabuso, at dahil dun saludo sa'yo ang ating pangulo. Napakasarap na merong tulad mong aming takuan upang makamit namin ang asam na katarungan. Dahil sa iyo di na kami pwedeng apak-apakan. Wala nang mga tao na maghahari-harian. Salamat sa pagtulong nung walang kapalit na kita. So ngayon po, dahil tapos na to, namili na din kami nung mga pwede nyo pong itinda. So gusto nyo na pong makita? Sige po. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulpo. Ika'y sandala ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayan, Idol Rapi Tulpo. Nang dahil sa'yo maraming mga taong bumait, marami ang natutong pag napulot dapat ibalik. May mga taong binalik mo ang ngiti sa mga labi, binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi. Mga taong inapi na binigyan ng ustisya. Mga hindi ko po akalain na tutuparin niyo po yung pangarap namin. Maraming maraming salamat po. Naway pagpalain kay Lalo ang programa niyo, Idol. Maraming maraming salamat po. And God bless po. Ngayon po, nagkaroon po siya ng pag-asa. Lalo po siya nangarap na lalong magpagaling at sumigla. Lalo na po para sa mga anak namin. Napakalaking tulong po ito, sir. Maraming salamat, Idol Rapi. Sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong rapitulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo.